Hi guys! Welcome back to my channel. Medyo super tagal ang hindi nating pagkikita, guys. So, eto na naman ako ngayon sa inyo. Muling nagbabalik, Verly TV. Okay, i-update ko po kayo ngayon sa medyo malungkot pero challenging naman na parte ng buhay ko. So, sana makapagbigay po itong video na to ng awareness sa ating lahat about COVID-19. Ito po ay ang aking journey na, ayun, unfortunately, nagkaroon nga po ako. Ayan, natuluyan na ako. Nagkaroon ng COVID-19 and I would like to share to you kung paano ang ginawa ko kasi sa bahay lang po ako nagstay. Gusto kong ma-share sa inyo kung ano ang ginawa ko, paano ako nag-survive. Okay, stay tuned! So, welcome back! Kung ano-ano ang mga nararamdaman kong sintomas nung bago ako magkaroon ng COVID-19, habang meron akong COVID-19 at kung ano-ano ang mga ginawa kong remedies at home. And, ayun, kung paano ko nag-survive. Ito sa pinaka-importanting bagay na nangyari sa buhay ko. Marami rin akong na-realize, ganun. Kung ano-ano, ganun. Kaya, sana magustuhan nyo ang video na to. Okay, so hindi ko napatapag. So, hindi ko na siya patatagalin. Okay, nung una, okay, isa akong call center agent. Ako guys, yung tipong taong hindi palalabas kahit noong bago pa man ang pandemya or yung pandemic o yung natawag nating COVID-19 issues. Ayan. Kaya ngayong lockdown, medyo okay lang, hindi ko masyado siyang nararamdaman para sa akin ha, kasi hindi talaga ako palalabas. So, you may wonder kung bakit ako nahawa. Actually, parehas tayo guys eh. Yan ang unang-unang inisip ko. Bakit ako nahawa? Kanino? At paano? Kasi ako lumalabas lang every nag-grocery ako. So more likely, pamula nung pandemic, minsan twice a month, ganon, na lang ako nag-grocery. Yung isahan na lang ba para iwas labas, ganon. Pero that time, ang husband ko yung nag-grocery. So meaning, medyo matagal na talaga akong hindi lumalabas. Diba ang parang protocol natin eh, isang tao lang or isang miyembro lang ng pamilya ang pwedeng lumabas. So kung ang husband mo yan, siya lang ang pwedeng labas-masok sa bahay for the safety of the rest of the family members. Ngayon, nangyari, nag-start ito nung nakaramdam ako ng migraine na sunod-sunod. Hindi naman ako nagtataka kung ba't ako nagkaka-migraine. Ikaw ba naman? More likely, 2 hours na lang ang tulog mo every day. And then, sinabayan to ng sore throat. Ayan, sumasakit na yung lalamunan ko. Ganon. Yun ang mga umpisang sintomas. Pero, hindi ko inisip na dun papunta yon. Kasi nga, I know na very maingat ako, alcohol dito and everywhere, Lysol dito and everywhere, at hindi ako lumalabas ng bahay. So, komportable ako na hindi ako mahahawa basta-basta. So, eto na nga. Nilagnat yung husband ko. 1 to 2 days. 1 night and 2 days, mga ganon. Nagbibiru-biru pa siya na niya. Nagjo-joke pa nga siya na, ah, COVID na to, COVID na to. Sabi ko naman, ba't mo agad iniisip yan? Eh, kasi nga, pwede na, baka naman pwede flu lang yan, ordinaryo, wala ka naman ibang sintomas. Hanggang sa, yun, okay na, kinabukasan, nawala na rin yung lagnat niya. So, happy. So, hindi ko inisip na dun pala ako nahawa sa tingin ko. Kasi wala naman ibang nilagnat sa bahay kung hindi siya. After nun, okay pa rin ako. Patuloy pa rin yung migraines, patuloy pa rin yung sore throat, pero wala naman akong iba pang nararamdaman. Pero hindi pa rin ako nag-iisip na COVID-19 ito. Until nilagnat na rin ako. Paracetamol, ayan, ganun. Ganun naman, di ba? Simula nang naramdaman ko yung ibang sintomas tulad ng pananakit ng katawan. Ayan na. Nagsimula na akong uminom ng bioflu. Alam naman natin yan. Yan ang pinaka-common na iniinom ng isang may trangkaso or isang may flu. Ayun. Tuloy-tuloy lang yan. Tapos, pag hindi ako umiinom ng bioflu, balik yung lagnat ko. Tapos, pag umiinom ako ng bioflu, nawawala. Siguro, nawawala ng panandalian, mga 1 to 2 hours. Tapos, after ng effect niya, balik ulit. Ganun na nangyari. Hanggang, hindi ko pa rin siya iniisip na COVID nga siya. Hanggang sa ganitong punto, hindi ko inaakalang COVID siya. So, nangyari, to cut it short, nag-progress siya sa akin. Iba yung tama ng COVID-19 sa akin. Compared sa asawa ko, sa akin, nagkaroon siya ng medyo matindi-tinding sintomas. So, nangyari, humirap ang hininga ko. So, I have very difficult in breathing. Halimbawa ngayon, hihinga ako. And then, exhale. Nung meron akong sakit, hindi ko magagawa yun. Hanggang ganito lang ang breathing ko. Tapos, uubuhin na ako. Hindi ko kaya ito sa sakit-sakit na ng dibdib ko, ang sakit-sakit na ng mga katawan ko, yung lagnat ko, nasa 38 to 39, naglalaro ng ganyan.
As in, pahirap na ng pahirap ang dinaranasan ko. Hanggang hindi ko na makayanan, nahihilo na ako, sakit ng ulo ko, lahat nagkasabay-sabay. Oh no! Nagpadala na po ako sa hospital. Pagdating sa hospital, ayaw pa akong tanggapin kasi nga puno ang hospital. Naawa naman sila nung nakita nilang hindi talaga ako makahinga. Dinala nila ako sa isolation. Doon, ini-CG ako, ginawa yung mga iba-ibang klaseng test, x-ray, ganon, swab test, lahat. Blood chem, mga ganon. And then, nakahinga-hinga naman ako ng maluwag. Kumbaga, na-relief naman ako nang binigyan nila ako ng oxygen. And then, sinabi nila sa akin na pagkatapos daw ng lahat ng laboratory, kailangan umuwi ako. Pinasign nila ako ng waiver na hindi nga ako magtatagal doon after ng laboratories, uuwi ako. After noon, nung lumabas na lahat ng test, liban sa swab test, which is 3 days pa bago lumabas yung result, yun, nakita nila na may pneumonia ako. And then, nakita rin nila na may dengue ako previously, pero nung time na yun, wala nang dengue. Pero mind hindi ako nakaramdam ng kaanumang sintomas ng dengue. Right? Pero sabi nila, nakitaan daw nila ako ng dengue symptoms. Binigyan nila ako ng gamot, antibiotics, ayan. And then, umuwi na ako ng bahay. Ayon sana, pagkasunduan. Ang hinabili nila sa akin ay after 3 days, pabalikin ko yung husband ko sa hospital. In that way, makukuha niya yung result ng aking swab test. So ako, pina-start na ng quarantine. During my quarantine, nag-start na akong uminom ng mga antibiotics kasi nga meron akong pneumonia. And then, nireseta din sa akin ng doktor yung Tamiflu. In that way, medyo magaan kong dalhin ang COVID. After 3 days, nakuha na yung aking result at ito yun. Ayan, nag-positive na ako. Medyo nalungkot po ako ng sobra nun. Wala akong ganang kumain. Yan ang mga nararamdaman ko noon. Nagsusuka. Sobrang sakit ng pakiramdam ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang sakit ng ulo ko. Pero in fairness, hindi ako nag-diarrhea. Yun lang ang medyo hindi ko naranasan sa aking COVID days. Hindi ako makatulog. Ang sakit ng likod ko. Lahat. Sobrang sakit ang pakiramdam ko. Akala ko hindi ko na makakayanan. Muntik na ako magpadala ulit sa hospital. Pero buti na lang. Ayun. Nakayanan naman. Inalagaan naman ako ng husto, nakayanan ko, gano'n. Nung lumabas na yung result ko, na-positive nga ako, ang sabi ng hospital sa akin, I need ko daw makipag-coordinate sa barangay. So, gano'n. Nag-report ang asawa ko na yun na lang may COVID, gano'n. And then, sabi, may contact tracer daw na tatawag sa akin. So, which is meron nga naman. So, tumawag ang barangay, and then, may binigay silang number na hospital kung gusto ko daw magpa-admit. Pero sinabi ko, kasi yung hospital na yun, ayoko na lang i-mention yung name, ha, syempre. Pero parang hindi ko gusto. Kasi alam niyo yung congested na talaga siya sa mga may mga COVID. Ayoko naman doon. Parang mas lalo akong mas stress. Kaya pinili ko na lang sa house. Kasi sa house naman namin, up and down, sa buong second floor, dalawa yung room. At ako lang ang mag-isa. So buong second floor, walang ibang tao kahit sa kabilang room. Lahat sila nasa baba. Pinapalitan lang nila ako ng food. Ayan, tubig, pero bukod doon, walang contact ang nangyayari. Sa kakahintay ko na may tumawag uli ng contact tracer, wala. Sabi ko nga sa asawa ko, ano ba ang sabi sa'yo? Sabi nila, hintayin ko lang daw ang tawag, sabi ko sa asawa ko. Pero walang tumawag hanggang sa natapos ko yung 14th day. Nagtataka rin ako actually guys kung parang kaya, bakit ganito, parang may mali, di ba? May mali kasi naka-quarantine ako, no one knows. Sa paano kung ako yung tipong mainipin na tao, lalo na yung mga sanay lumabas. Lalo na kung wala naman na silang nararamdaman na grabe, kahit alam nilang nasa quarantine period, ayan, matigas ang ulo, lalabas pa rin ang lalabas, not following the protocol. Nagtataka ako kung gawin ko kaya yun. Siyempre guys, hindi natin ginawa kasi may disiplina naman tayo. O eto pala, kung halimbawa, no choice akong lumabas kasi ako lang ang nagtatrabaho sa amin, isang kahig, isang tuka lang ako. Walang kakainin o walang dededehin yung anak ko. Siyempre, mapipilitan ako lumabas, di ba? Kaya there's something wrong sa quarantine process nila. Yun ang sabi ko sa sarili ko. At din natapos nga. At to cut it short, pumalik na kami sa barangay, kukuha na ako ng clearance. Pagdating sa barangay, sinabi nila sa akin na uulitin ko daw dapat yung quarantine kasi wala daw contact tracer na nakausap. Eh, hindi naman pwede kasi guys, siyempre kailangan ko lang bumalik ng trabaho. I'm well, wala na akong nararamdaman. I finished all the medicines that I need to take. Kaya I don't think na kailangan kong ulitin yung 14 days na quarantine dahil sa pagkakamali ng iba. Okay lang naman kung kailangan ko pa talagang i-extend ang quarantine days ko kung kailangan.
Pero if it's just the negligence ng process na iba, medyo ayoko siyang tanggapin. Di ba? Kasi hindi naman tama yata yun. Lalo na ako ang breadwinner sa amin. Di ba? Binigyan naman nila ako. Sa pagpapaliwanag, usap-usap, yun. Binigyan naman nila ako ng clearance. Okay, so eto na nga. Ano ba ang mga ginawa ko? Huwag kayong mag-alala, guys. Maging matapanglap. Kung ikaw ngayon na nanonood ay nagkaroon ng COVID, make sure na i-isolate mo yung sarili mo. Yung room mo dapat well-ventilated. Hindi pwedeng nakakulong lang yung hangin ng room mo. Malaking naitutulong para sa akin kung meron kang humidifier and air purifier. Ako, wala kaming aircon sa bahay, kaya electric fan lang ang gamit ko. Sobrang init. Binubuksan ko yung bintana. Ayan. I'll show you, ha? Yan lang, dito kasi ako nag-quarantine. Dito sa ako saan ako nag-feel ngayon, sa taas. So, binuksan ko yung bintana. Make sure na well-ventilated ang aking room. And then, gumamit din ako ng air purifier. So, ang madalas ko lang tinitik, pamula nung nagkaroon ako ng COVID, ay lemon ginger twice a day, ganun, sa isang araw. Lots of vitamin C. Pero, syempre, kailangan mo rin itong ask sa yung doktor. Aside from the medicines na tinitik, kumatulad ng Tamiflu at ng mga antibiotics. Ayan. Okay, so lahat, I recommend na mag-consult pa rin kayo sa doktor kahit na nasa house kayo, okay? And then, kung ayaw nyo sa doktor ng barangay nyo, pwede rin naman kayong magka-teleconsult. Marami na kayong clinics na nagpa-facilitate ng teleconsult. Ibig sabihin ng teleconsult ay pwede kayong magpa-consulta over the phone. Ganon. Or online. Ganon. Kaya high-tech na rin ngayon. Dahil hindi nga ako makakain. Lemon ginger tea, yun ang ginakakitinitin. And then, nag-i-steam din ako. Yung steam, kumuha lang kayo ng maliit na lalagyan, maliit na bowl, and then make sure na malalanghap mo yun. Mainit na tubig, asin, at kung meron kang Vicks, ganon, katin po, or any mint na mailalagay mo dyan. In my end, ito yung mismong iniligay ko. Ayan. Ayan. Ito siya. Yan mismo ang nilagay ko sa aking steam. At talaga namang natutulungan niyang ma-clear yung pakiramdam ko dito. Napakaganda. Agad lumuwag yung ubo ko. At the same time with the health of medicine, syempre. At pakiusap, huwag po kayong magpuyat. Although inaamin ko nung unang days ko, hindi ko namatan siya kung puyat ba ako o hindi. Kasi hindi ako makatulog sa sakit ng pakiramdam ko. Ganon. Ayan. Pero nung bandang huli na, nung medyo naginhawaan ako, yun, huwag kayong magpakapuyat. Kung naiinip ka, tiisin mo. Kunti lang yan, 14 days lang yan, besh. Kaya huwag ka nang magpadala o magpatalo sa inip. Lumaban ka. Mag-pray ka, mag-reminis ka sa sarili mo, maaaring nangyari yan sa'yo. Dahil need mo rin mag-isip-isip, need mo rin magpahinga, need mo rin hanapin yung sarili mo, ganun. Ako ganun ko rin in-spend. And marami rin akong naisip, marami rin akong nakita. Mga bagay na hindi ko naiisip nung hindi ako na-quarantine, di ba? Siguro may purpose din kung ba't ako nahawa na ganun. Kaya ito na nga, ito pa yung fact. Huwag mong isipin na ikaw wala kang nararamdaman, wala kang COVID. Okay? So, anong ibig ko sabihin? Halimbawa, ikaw ay lumabas. Okay? Nung lumabas ka, pumasok ka ulit, syempre, sa bahay mo. Not to think na nahawa ka na kasi wala ka naman nararamdaman. Ngayon, hindi ka nagsuot ng proper gear tulad ng face mask, face shield, at hindi ka nag-alcohol o naghugas ng kamay pag-uwi mo. Sakto naman, may mga family members ka, lalo na kung ang mga senior ito, mga bata ito. Walang pinipili. Pero yung dalawang citizen natin ngayon, yung mga senior natin at ang mga children, ay very vulnerable sila sa virus. So, doble, triple ingat dapat. O ngayon, dahil ikaw, malakas ang resistensya mo, hindi ka nilagnat. Asymptomatic, kung tawagin. Hindi mo alam, kinakalat mo na pala ang virus. So, nung sa kanila tumama ang virus, iba. May ibang hindi makakasurvive, may ibang magiging critical. No one knows eh. Kasi iba-iba naman yung katawan natin, iba-iba yung resistensya natin, iba-iba yung immunity natin, kaya iba-iba ang tama ng virus sa ating katawan. Tulad ng nangyari sa akin, sa buong family members, ako lang ang nagkaga nito. Yung talagang nag-severe or nag-moderate yung symptoms ng COVID. Samantalang yung iba, yung asawa ko, lalo na yung mga children ko, wala lang. Diba? Nagkasinat lang sila for one day, that's it. No further symptoms. Pero ako talagang inimda ko siya. Akala ko madi-tets na talaga ako. To think na hindi ako mahina ang resistensya. Nagtaka rin ako eh. Kasi ako yung tipong lalagnatin ako. Siguro taon ang bibilangin bago ako lagnatin. Kahit ako babasa sa ulan, kahit na nagtanda sipon-sipon na yung lahat, maganda ubo-ubo na yung lahat, hindi ako basta-basta nakahawa. That's why nagtaka ako ba't ako yung tinamaan. So naisip ko
na pag-isip-isip ko nung time na yon na natamaan ako, sobrang stress ko. Sobrang puyat ko, siguro 1 month na ako ang tulog ko, or more than a month na yung tulog ko is, 2 hours, 3 hours, puro ganon. Super stressed ako that time. Kaya, yun. Siguro, nung sa akin dumapo, yung sakit, ayun na, iba yung dating. Kaya, guys, take care sa family nyo. Doble ingat, magkaroon ng disiplina, guys. Kasi hindi mo alam kung sino yung mahahawa mo. Yung simpleng pagmamask mo lang, pagface shield mo lang, pag-alcohol mo lang, sumunod kung ano ang dapat. Napakalaking tulong na sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa ekonomiya. Ang pagsunod. Kaya, yung iba, sorry ha, I have to be honest with my thoughts. Naiinis talaga ako dun sa mga hindi marunong sumunod. Yung mga nasa labas, hindi mag-face mask. Yung sinabing, kailangan isuot mo to, hindi nila isusuot. Mga simpleng bagay lang ba, ba't hindi mo masunod? Sila, o ikaw, kung ganyan ka, ikaw ang dahilan kung bakit tumatagal ang MECQ or ang GCQ o ang lockdown. Ikaw ang dahilan kung bakit nai-spread ang virus sa ibang mga tao. Diba? Yung paano kung yung nahawa mo, senior, namatay? Diba? Paano kung yung nahawa mo, isa palang breadwinner, na kapag tumigil lang siya kahit isang araw sa pagkayod, walang kakainin ng mga anak niya? Yung paano kung yung mga yun ang mga nahawa mo, dahil sa simpleng hindi mo pagtupad ng simpleng protocol na pinapagawa ng gobyerno? Diba? Nakakalungkot isipin maraming mga Pilipino ang ganito. Hanggang ngayon. Kaya, nakikiusap po ako sa inyo. Awareness at pagsunod. Yun lamang po, mga kapatid. Sana wala pong ma-offend sa video kong ito. Imbes na ma-offend kayo, sumunod na lang po tayo sa protocol na pinibigay ng government. Para sa atin din po to, trust me, para sa atin din po to at sa ating pamilya. Maraming mga naapektuhan trabaho dyan kasi lockdown. Ayaw mo pa bang matigil yung lockdown? Ayaw mo pa bang mabalik kahit papano sa normal? Ang lahat? Sumunod, guys. Start mo sa pagsunod sa sarili mo. Simpleng pagsunod lang tayo, guys. At eat healthy food. Iwas ang puyat hanggat maaari. Drink vitamins. And follow social distancing, mask, alcohol, face shield, kung ano yung dapat. Okay? So, salamat, salamat. Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Ito po ang aking COVID journey. Salamat. Stay safe. God bless.